Investors, and welcome to PEPtalk. Napaka-special po ng ating PEPtalk ngayon dahil dumalo po kami sa set ng isang MMFF 2014 entry. Ito po yung Bonifacio. Ladies and gentlemen, please all welcome Daniel Padilla, Rommel Padilla, and RJ Padilla. Sir Rommel, RJ, una muna sa lahat, thank you very much for your time, sa oras mo pa. Alam namin nagmamadali kayo pa sa pag-shooting ng pelikula, so una muna, thank you very much. Ang una namin tanong, syempre, related dito sa movie natin, itong Bonifacio. Bonifacio is, ano bang bigyan natin ng konting background ng Pepsters tungkol dito sa pelikula? Siguro, kilala naman natin lahat kung sino si Andres Bonifacio, di ba? Siya yung ating bayani na tinuro sa atin ng ating paaralan. Kayo si Rizal, kay Emilio Aguinaldo, Tantang Zora. Si Andres Bonifacio yung parang mas humihisto sa atin dahil bukod sa monumento, di ba? Siya yung parang bida agad aside from si Rizal. So dito, sa pelikulang ito, kaya ito ginagawa ngayon para maimulat muli ang ating, especially ang ating mga kabataan na muling makilala kung sino itong mga bayani na ito na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng ating bayan. Ano muna yung role natin dito? Ako, ang gagampanan ko dito ay si Padre Gomez ng Don Bulsa. Ako si Joaquin Manansana dito. Hindi ako si Chichay dito. Joaquin din yung pangaraw kasi. Joaquin. At ayun, so si Gary. Gary, pupatay ko naman si Gary D. Tapos ano, yun nga, bossing Rommel. Kasi Padre Gomez yung role mo. Anong klaseng research ba? Paano ka ba nag-prepare para sa role mo? First of all, ako yung nagbukas ulit ng libro. Dalawa ko sa Google, Wikipedia, kung sino talaga si Padre Gomez, kung anong naging papel niya. Ganun ang klaseng research. And then, si Direk Enzo is meron na sa Philippines mga impormasyon tungkol kay Padre Gomez. So, ganun din ba kayo, RJ and DJ? May research din? Ano yung mga ginawa niyo preparations for this? Hindi ako sa kami tungkol ni Direk sa mga characters namin. Based lang talaga sa mga kabataan, paano sila magsalita. Kasi ang point talaga namin mga estudyante dito is kailangan talaga kung sino talaga siya kasi mga kasi. Yung ganun, ganun nga po. Ano kasi kami ni Direk? Sinabi sa amin ng treatment kung paano gagawin yung kasi. At siyempre, kinuwento din talaga ang tunay na story ang Andres. So, nag-turn ba ng adjustment since ikaw medyo comedy yung inaaling for Bobloga and then ikaw medyo drama din sa mga ginagawa ng projects with ano? Ano yung adjustment sa in terms of acting? Kami, ano lang kami dito eh. Parang supporta ng mga. Hindi naman talaga kami sobrang gumanap o ano lang kami supporta kami. May tupa lang. Sige lang mga parang cameo role lang. Yes, sa akin, dami na. Sa kanila, medyo may marka. Kasi at the end, or habang tumatakbo yung kwento, ang tinutungo kasi ang mga totoong Bonifacio, presently, is itong mga kabataan. Nandi, hindi nagkaroon ng eksena yung kayo mag-aamal sa isang wala. Ang eksena namin, behind the camera. Okay, sa kayo. Ganun mo na experience na alam ito dahil sa moving to. Nagkaroon kami ng pagkakataong mag-banding na regular naman namin ginagawa before yun. Hindi pa nag-iwi si DJ, si DJ. Hindi pa nag-iwi si RJ, si RJ. And itong mga nakuhaan na araw, naibalik namin. From 6 o'clock, 2 o'clock in the morning, magkakasama kami. Ano ba to? Kasi last year, yung sa ngala ng mga, ay family Padilla affair. So ito, another Padilla family affair. So ano ba to? Every year ba to? Yung
na meron kayong parang sana every year buong pamilya. Sana. Cash. Balik. Pwede sana na, no? Punta kayo, no? Yun din ang gustong mangyari ni Robin. Ako. Mga anak ko, yun ang parang direksyon na tinutumbok namin. Sana every Metro Manila Film Fest, meron kami mga program. Tapos, di ba MMFF entry to, may pressure ba? Siyempre, alam naman natin pag MMFF, it's either mataas yung kita or maraming awards. So, may pressure ba? Kumusta yung... Siyempre, meron. Pero dito sa mga naumpisahan namin na ginawang mga pelikula, siguro nagiging pangalawa na lang. Lalo-lalo na sa pelikulang ito, yung magiging kalalabasan no, pagdating sa takilya. Especially itong Bonifacio, parang ang main advocacy ni Robby, ni Direk Enzo, is yung pag-iwan ka ng isang pelikula na kahit na naipalabas na ito kahapon, bukas, mga darating araw, ay patuloy mong matatandaan sa iyong isipan. Yun yung main talagang objective. Balikan ko lang yung sa acting, kasi RJ, ikaw, yung timing mo sa comedy, nandun eh, dahil sa bubblegum. Tapos at the same time, nag-drama ka rin sa dating, nagsiseryoso ka rin. Yung direction ng ano, yung direction ng acting mo ba, ano ba, paano ba? Ano ba yung parang pinaka-peg mo sa magkakapatid na Padilla? Gugulo ako. Or sarilo, o sarilo. Sa trabaho. Ang pinupunta ko ron, ano bang yung direction yung gusto mo? Kasi okay ka sa comedy, okay ka sa drama. Ano, kahit ano ako eh. Basta kaya ko. Kasi bilang isang artista, kailangan mo mag-adapt eh. Kahit anong bigay sa yung role, bilang isang professional na artista, kailangan pag-aralan mo yung bigay sa yung role. Saka siyempre, bilang sa Padilla, pangit naman kasi po, binigyan ako ng role tapos hindi ko siniseryoso. Siyempre, sila yung mapapahiya, hindi na ko yun. So, kahit anong bigay sa akin, kung kaya. Ganyan ko naman, darating ang panahon, hindi naman darating ang panahon, pero malapit-lapit na rin. Kasi nakita mo naman yung mga kakontemporary mo sa ABS-CBN. Nag-ano sila ng mga role na drama, pero nag-mature yung mga roles na ginampanan nila. Lumano sila sa mga patwitang stage. Darating ang panahon, mag-mature na rin yung roles. Mahanda ka na ba na, syempre, magpakita ng abs, Ito na yung panahon. Actually, palapit na yung panahon. Oh, yun na nga. Konti na lang. Oo. Lalo na kayo, lumalaki na yung... Lumalaki ka tawag mo. Hindi po lumalaki, tumataba ko. Wala po akong ginagawa. Hindi ano, ano ba? Lahat naman kailangan dumating, lahat mag-elevate, di ba? Hindi man parating habang buhay, pakit lang tayo ng pakit. Hindi man pwede pa-sweet-sweet lang tayo habang buhay, di ba? Unang-una, kailangan kong patunayan ang acting mo. Hindi mo pwedeng parati ng ngiti at ay ng ngiti yan, di ba? And kailangan mo maging yung mga mas mapapatunayan mo sa mga mature na roles. Di ba? Okay lang din. Sa mga ganitong rom-coms, yung ginagawa ko naman talaga ngayon, mapapatunayan mo rin naman. Pero iba kasi pag mature na. Pag matatanda na yung nakakaramdam sa'yo. Yung ibig sabihin mo, matatanda na ang pinapanood ka dahil na nakukuha na nila, nararamdaman na nila, hindi lang yung mga bata na makita kahit wala ka pag minagas, may sigaw na, di ba? Yun, yun yung mga bagay na kailangan kong pasalamatan. Pero kung pag-uusapan natin yung acting, yun ang gusto kong makuha. Hindi lang bata, hindi lang teenagers, kundi pati matatanda. Yun nga sabi mo, wala ka pang ginagawa yung mga teenagers, tumitili na. Konting panahon na lang, makikita ka na rin ba ng mga fans na yun na nagsisitandaan din. Sa limbawa, sa Cosmo Bachelor Bash, lalakad ka ba rin yung naka-ano? Kasi nagpakita ka na lang. Hindi ako malabo ako sa mga ganun. Hindi ako ma... Okay, nakakaplan talaga.
Galing na lang, ako ba ganda mo nung siya? Nga eh, parang mas maganda mo sa kanya. Ako ba ganda mo? Ano lang naman to? Yan yan. Yung mga ganun, hindi naman siya. Dadating ang panahon din talaga na maglalakad ako doon. Pero hindi siguro na ako. Oo, na ako. Damit pa rin ako. Yun lang, para mapagbigyan naman. Yung mga supporters natin yan ang namin. So, gagawin natin lahat para mapasaya ang mga supporters natin. Yan naman ang talagang binusto ng artista, mapasaya ang mga supporters natin. Okay, Pepster, sa pagbabalik ng PEPtalk, tatanungin naman natin ang mga Padilla tungkol sa relasyon nila bilang mag-aama sa pagbabalik po ng PEPtalk.